Magandang araw! Para sa ikalimang linggo ng ika-apat na markahan, tatalakayin natin ang Cold War. Ang panahon pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig hanggang 1991 ay tinatawag na Cold War. Umabot ito ng mahigit apat na dekada. Ang Cold War ay ang tunggalian sa pagitan ng dalawang superpower o makapangyarihang bansa, ang United States of America o USA at Union of Soviet Socialist Republics o USSR. Ang itinuturing na pangunahing pinag-awayan ng dalawang bansa ay ideolohiya. Ang US ay nakabatay sa kapitalismo at demokrasya, samantalang ang USSR naman ang modelo ng sosyalismo at komunismo. Sa kabila ng mga tensyon sa pagitan nila, hindi tuwiran at hindi direktang nagtunggalian ng US at USSR. Kaya naman ang tawag sa digmaan nila ay Cold War. Sa madaling salita, ang Cold War ay nakasentro sa hidwaan sa ideolohiya at laban ng pandiplomatiko at pangkabuhayan. Simulan natin ang kwento ng Cold War sa mga pangyayari sa Europa pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Nang matalo ang Germany sa digmaan, mabilis na nagkumpetensya ang US at USSR para sa impluwensya sa Europa. Hinati nila ang Germany. Ang West Germany ay naging kaalyado ng US at niyakap ang kapitalismo, samantalang ang East Germany ay naging kaalyado ng USSR at niyakap nito ang komunismo. Ang dalawang panig ay hinati ng Berlin Wall, isang literal at ideolohikal na harang na naghiwalay sa West at East Germany mula 1961 hanggang 1989. Itinayo ito sa lungsod ng Berlin sa Germany. Kinalaunan, ang buong Europa ay nahati na rin. Ang mga bansa sa kanlurang Europa, katulad ng Great Britain, France, Belgium, Netherlands at West Germany, ay yumakap sa kapitalismo at naging satellite ng US. Satellite ang tawag sa mga bansang nasa ilalim ng impluwensya ng isa pang bansa. Ang Poland, East Germany, Romania, Bulgaria, Hungary, Albania, Yugoslavia at Czechoslovakia na nasa silangang Europa ay mga satellite o kaalyado naman ng USSR. Ang pagkakahating ideolohikal ng Europa ay tinawag na Iron Curtain ng British Prime Minister na si Winston Churchill sa isa sa mga talumpati niya. Ang Iron Curtain ay ang ideolohikal, politikal at pangmilitar na balakid sa pagitan ng kanlurang Europa at silangang Europa. Itinayo ito ng USSR upang mahiwalay siya at ang kanyang mga satellite mula sa mga kanluranin. Ilan sa mga resulta ng Iron Curtain ay ang pagtigil ng ugnayan sa pagitan ng kanluran at silangang Europa sa larangan ng kalakalan, transportasyon, telekomunikasyon, paglalahala o publishing at iba pa. Samantala, may mga similar ding pangyayari sa kontinente ng Asya matapos ang ikalawang digmaan. Nahati rin ito sa dalawang ideolohiya. Ang pagkapanalo ni Mao Zedong sa China ang nagbigay daan sa pagkatatag ng People's Republic of China. Komunismo ang niyakap na ideolohiya ng PRC. Ang North Vietnam at North Korea ay yumakap din sa komunismo. Nagkaroon ng iba't ibang anyo ang mga naging hidwaan sa pagitan ng US at USSR. Ang mga proxy wars, space race, arms race, propaganda warfare at espionage. Simulan natin ang diskusyon sa proxy wars. Sa mga proxy wars, sa halip na ang US at USSR ang direktang nagtunggali, ang kanilang mga satellite o kaalyado ang lagdunsad ng digmaan. Noong Korean War, sinuportahan ng USSR ang North Korea, samantalang ang South Korea naman ay sinuportahan ng US.
Ganoon din ang naging setup ng Vietnam War. Sinuportahan ng US at USSR ang kanilang mga kaalyado sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng pondo at armas at pagtatayo ng mga base militar. Umabot din ang tunggalian sa pagitan ng US at USSR sa Kalawakan. Matindi ang naging kompetisyon ng dalawa sa larangan ng agham at teknolohiya. Marating lamang ang Kalawakan. Nagsimula ang space race ng ilunsad ng USSR ang Sputnik 1, ang kauna-unahang space satellite sa kasaysayan. Ikinabahala ito ng US, kaya makalipas ang isang taon, inilunsad naman ito ang Explorer 1. Sa parehong taon, itinatag ng US ang National Aeronautics and Space Administration o NASA upang mapag-aralan ng eksplorasyon sa Kalawakan. Taong 1961 naman nang maikot ng cosmonaut na si Yuri Gagarin ang daigdig sakay ng Vostok 1 sa ngalan ng USSR. Hindi naman nagpahuli ang US. Isang taon matapos ang makasaysayang pag-ikot ni Gagarin sa daigdig, tatlong beses na inikot ng US astronaut na si John Glenn Jr. ang daigdig sakay ng Friendship 7. Inilunsad din ng US ang communication satellite na tinawag na Telstar. Ngunit marahil ang pinakamakasaysayang pangyayari noong space race ay ang tinatawag na moon landing, ang pagtuntong ng tao sa buwan sa kauna-unahang pagkakataon. Sakay ng Apollo 11, si Neil Armstrong ang unang astronaut na nakatuntong sa buwan. Sumunod sa kanya si Edwin Buzz Aldrin. Kasama din nila ang piloto ng Apollo 11 na si Michael Collins, na nanatili sa command module habang naglalakad ang dalawa sa buwan. Nagpaligsahan din ang US at USSR sa pagpaparami ng armas. Nabalot ng pangamba ang mundo dahil sa kompetisyong ito. Nanaig ang paranoia o hindi makatwirang takot at pagsuspecha sa magkabilang panig. Bilang sagot sa damdaming ito, pinaigting ng US at USSR ang produksyon ng armas. Batay ito sa paniniwalang ang kapangyarihan ng isang bansa ay nakasalalay sa dami ng mapaminsalang armas pandigma nito. Nanatili ang tinatawag na balance of power sa pagitan ng US at USSR dahil sa matinding tagisan ng dalawang kampo. Kaakibat nito ang pagkakaroon ng balance of terror sa pagitan nila dahil alam ng parehong bansa na kahit isa lang sa kanila ang gumamit ng armas nuklear, maaari itong mauwi sa katapusan ng US at USSR at na matinding pinsala sa buong daigdig. Kaya naman upang mapigilan ang pagkalat ng armas nuklear, nilagdaan ang Nuclear Non-Proliferation Treaty noong 1968. Layunin ng kasunduan ito na limitahan ang tuluyang pagkalat ng nuclear weapons sa USA, USSR, Great Britain, France at China. Nagkaroon din ng tunggalian ang dalawang panig sa pagpapalabas ng propaganda. Ginamit nila pareho ang media na pag-aari o suportado ng gobyerno nila sa pagpapalaganap ng kanilang paniniwala at sa paninira ng kalaban. Umigting din ang pag-eespiya ng magkabilang panig noong Cold War. Gumamit sila pareho ng mga kamera at iba pang sopistikadong kagamitang pang-espiya upang makalikom ng impormasyon tungkol sa mga plano ng kabilang panig. Ang pagbagsak ng Berlin Wall noong 1989, na ang pinakakilalang simbolo ng Cold War, at ang pagbuwag sa USSR noong 1991 ang naging hudyat ng pagtatapos ng digmaan. Maraming naging epekto ang Cold War sa kasaysayan. Simulan natin sa mga naging mabuting epekto nito. Itinuturing na isa sa mga pinakamabuting naganap noong Cold War ay ang pagkatatag sa International Monetary Fund o IMF na nagsimula ang operasyon noong 1947
Ang IMF ay isang international financial institution na naitatag upang ayusin ang daloy ng malayang kalakalan sa mundo. Inayos din ang International Bank for Rehabilitation and Reconstruction o World Bank noong panahong ito. Layunin naman itong tumulong sa rehabilitasyon at rekonstruksyon ng mga umuunlad na bansa, lalo na yung mga napinsala ng digmaan. Isa ring positibong epekto ang pagsulong ng Soviet Premier noon na si Nikita Khrushchev sa teorya ng mapayapang pakikipamuhay o peaceful coexistence sa pagitan ng US at USSR. Ipinakita ni Khrushchev ang kanyang paniniwala sa peaceful coexistence sa pamamagitan ng pagdalo sa mga kumperensyang pangkapayapaan at pagbisita sa US. Isinulong din ni Mikhail Gorbachev ang presidente ng Soviet Union mula 1990 hanggang 1991 ang mga patakaran ng glasnost at perestroika. Ang glasnost o openness ay tumutukoy sa pagiging bukas at transparent ng mga institusyon ng pamahalaan sa mga mamamayan. Binibigyang diin din ito ang malayang diskusyon ng mga suliranin ng bansa at ang malayang pamamahayag. Ang perestroika naman o restructuring ay tumutukoy sa mga reforma sa ekonomiya na naglayong palaguin ang ekonomiya ng Soviet Union upang mapantayan ito ang maayos na ekonomiya ng mga kapitalistang bansa katulad ng US. Nagkasundo rin sina Mikhail Gorbachev ng USSR at Ronald Reagan ng US na tapusin na ang arms race upang maituon ang budget ng gobyerno para sa pangangailangan ng nakararami. Ang kompetensya sa eksplorasyon sa kalawakan ay nagbigay daan din sa mga imbensyon katulad ng Sputnik 1 at Vostok 1 ng USSR at Friendship 7 at Apollo 11 ng US. Ang mga teknolohiyang nuklear na nabuo noong Cold War ay ginamit din upang makagawa ng mga inobasyon sa medisina at komunikasyon. Kung may mabuting epekto ang Cold War, may mga hindi mabuting epekto rin ito. Una, mas tumindi ang mga hindi pagkakaunawaan ng mga bansa sa larangan ng politika, militar at kalakalan. Bumaba rin ang moral ng mga manggagawa ng USSR dahil sa matinding hirap na kanilang dinanas. Nauwi ito sa mga suliraning pang-ekonomiya. Nagkaroon din ang banta ng digmaan ng maitatag ang mga alyansang pang-militar katulad ng NATO o North Atlantic Treaty Organization na binubuo ng US, Canada at ilang mga Europeyong bansa. Naitatag din ang Warsaw Pact, ang defense treaty na pinirmahan ng USSR at ng mga sosyalistang bansa sa silangang Europa. Ang pag-igting ng depensa sa dalawang panig ay nauwi rin sa isang arms race na tumagal hanggang sa wakas ng Cold War. At ito na nagtatapos ang ating aralin tungkol sa Cold War. Ang susunod na video ay nakatuon naman sa neo-kolonyalismo. Maraming salamat at mag-iingat kayo parati.